So ayan, hello guys, and for today's video naman, ibibigyan ko naman ng review itong DC to DC buck converter na ginagamit ko ngayon. Naisipan kong gawin ito ng review kasi napakaganda niyang gamitin and napakamura niya. Sa video na ito, sasabihin ko kung paano siya ginagamit, saan makakabili, magkano, ano yung maganda niyang features, at ano naman yung downside niya. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para manotify ka if may bago kong updates katulad ng mga ito. Shoutout nga pala kay Michael Dantes, Ronilio Palamara, Patrick Sakdalan, at Sunny Solar TV. Saan nga ba ginagamit itong DC to DC converter na ito? So kalimitan itong ginagamit sa mga DC power na mataas ang input current. Halimbawa, meron kang 12 volts adapter, pwede mo siyang ilagay dito sa input at dito naman sa output ay pwede mong i-customize kung ilang volts yung gusto mo. Pwede mo siyang gamitin pang charge ng cellphone, which is isa-set mo siya sa 5 volts. Pero in my case, ginagamit ko siya sa mga 12 volts LED lights ko gamit naman ang aking transformer as power source. Ito yung ginagamit kong transformer or ito yung ginagamit kong power source na kung saan ay naglalabas siya ng 24 volts at ginagamit ko naman itong DC to DC converter para bababain yung 24 volts at gawing 12 volts na kailangan ng aking mga 12 volts LED lights. Pakita ko naman sa inyo kung ano laman itong power source na ito. Ito naman yung transformer AC, siya yung direkta nakakonect sa kuryente. So ito yung kanyang plug at meron siya ditong fuse. And after nun, dito sa dulo, meron siya ditong diode which convert the AC power into DC. And meron din siya ditong capacitor to change the behavior of the power. And para makita natin kung paano ba gumagana itong DC converter na ito, ay itatry natin siya dito sa ating transformer. So first, measure muna natin ang output voltage nitong ating transformer. And ayan, naglalabas siya ngayon ng 25 volts which is sobrang taas kaya hindi siya pwedeng gamitin sa mga 12 volts devices. So ngayon, ikabit naman natin siya dito sa ating DC to DC converter. Dito sa ating input port, dito sinasaksak yung output power ng ating power source, which is itong aking transformer. So ayan, nakakabit na. And by the way, kung gagayahin nyo to, make sure lang na conscious kayo sa paglalagay ng kanyang positive at negative. Kasi bawal dito ang reverse polarity dahil ito ay masisira. At dito naman sa dulo, dito siya maglalabas ng kanyang output power na kung saan ay pwede nating i-customize kung ilang voltage yung pwede nating gamitin. And dito, meron siyang dalawang potentiometer or yung lipatan ng kanyang output power. Dito sa kanya, lipatan ng voltage at dito naman is lipatan ng current. So ngayon, bago natin siyang gamitin sa ating device, ay kailangan muna nating i-measure or kailangan nating ayusin yung kanyang output voltage. So ako, ginagamit ko to sa mga 12 volts LED lights and kalimitan naman is sa Wi-Fi. So try natin i-set sa 12 volts yung kanyang output power. So ayan, yung kanyang voltage is 4.3 volts. So pataasin natin. Hanggang 12 volts. So ayan, 12.57 is okay na yan. Ngayon, ilalagay ko naman yung 12 volts male jack with 1 ampere fuse. Dito ang positive at dito naman ang negative. So para masigurado tayo, check din natin ulit yung output power niya dito sa kanyang dulo. So ayan, as you can see is 12 volts. So ganyan lang yung ginagawa ko kapag 12 volts yung pinagagamitan ko. And pwede rin siyang gamitin sa mga 12 volts LED light and other 12 volts devices. So ngayon, ano naman yung iba pang features nitong DC to DC buck converter na ito? Bukod sa step down features or sa pagpapababa ng voltahe, ay pwede rin itong gamitin sa mga LED lights na malakas yung karet dahil ganitong mag-handle ng 5 ampere or 75 watts. And bukod doon, pwede rin itong gamitin sa pag-charge sa mga lithium batteries at yun ang pinakamagandang features nito para sa akin. Meron ditong kulay sa gilid, meron ditong green, blue, and red. Kapag green is full charge na yung battery, kapag blue naman is nag-charge pa yung battery at mataas pa yung current na kinakuha. And meron din siya ditong kulay red. Meron din itong over temperature protection, short circuit protection, and pwede mo rin pagdikitin itong kanyang output dahil pwede mo siyang i-measure ang kanyang short circuit current. Yun nga lang, wala siyang reverse polarity protection, kaya be conscious lang sa paglalagay ng input power. Sa input power naman, pwede mo siyang lagyan ng simula 4 volts hanggang 38 volts. So 38 volts na yung kanyang maximum. And ang output power naman niya dito sa kanyang dulo is 1.25 to 36 volts. And ang kanyang output current is maximum of 5 ampere. Pero kapag naglabas ka ng 3 ampere to 5 ampere, kailangan lagyan mo na siya ng cooling system or kahit fan man lang para mabawasan yung kanyang heat. By the way, wala nga pala itong model na nakalagay kung anong model ng device na ito. Pero sa likod, makikita nyo nakalagay na
Dukoy, or kung gusto nyo i-check itong product na ito para mas mahanap nyo is i-click nyo lang yung link sa description natin below at kayo na lang yung bahalang mag-check. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano ako nag-charge ng lithium battery using itong buck converter na ito. So in this case, ang gagamitin kong power source is 5 volts power bank. So ito yung aking 5 volts na cable. Lagay ko yung positive and negative sa kanyang input port. And by the way, singit ko nga pala muna, ito palang power bank na ginagamit ko ay yung 10,000 mAh Mitsubishi power bank na binigyan ko ng review. So ito yon. At ang maganda sa power bank nito talaga is meron siyang protection na kahit mag short circuit is automatic naman na mamamatay ito. So bali hindi madadamage yung kanyang circuit. And napakaganda talaga ng features niya. And ngayon saksak ko naman yung aking lithium battery. Then ilagay ko sa output yung kanyang negative. So ayan, bali okay na yung battery. Inasaksak naman natin siya sa power bank. So ayan, as you can see, kulay blue na yung kanyang ilaw. That means nag-charge na yung ating lithium battery and kumukuha siya ng constant current or mataas na current sa ating power source. Kapag full charge naman is kukulay naman siya dito is kulay green. Ang ayaw ko lang dito is maliit yung kanyang pihitan dito. Sana is mas malaki para maalwan siyang ilipat yung kanyang voltage. And sana is meron din siyang voltmeter para mas mabilis yung pag-set ng voltage. And tips ko lang para hindi masira pa kapag may measure kayo is laging i-check yung kanyang output voltage para maiwasan na ibang damage. Ayun lang muna for today's video. Kung mayroon pa kayong question, just comment lang sa ating comment section below.